Isang maganda at mapagpalayang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Nagbabalik ang Itanong Mo kay Prof. Usap-usapan ang pagtakbo muli ni Duterte sa posisyong Vice President sa halalang 2022. Si Sara Duterte naman ang presidente sa tambalang ito. Simula nang sumingaw ang ganitong usapan, napakaraming mamamayan ang nagugulat, nababahala, nagagalit, at marami-rami na rin ang mga kritiko mula sa oposisyon, kilusang progresibo, samahan ng mga abogado, periodista, edukador, taong simbahan at kabataan ang nagpahayag ng critical na suri rito. Sabi nga ng mga kritiko, kapit-tuko si Duterte sa kapangyarihang ginamit lang naman niya para sa korupsyon, karahasan at sukdulang pagpapahamak sa ekonomiya at mamamayan sa gitna ng pandemya. Makakasama natin muli si Professor Jose Maria Sison, Chairperson Emeritus ng International League of People's Struggle at Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines upang mapag-usapan at masuri ang usaping ito at iba pang kaugnay na usapin katulad ng investigasyon ng International Criminal Court kay Duterte, ang peace talks at kaser at ilan sa mga sikat na personahe na umano'y tatakbo bilang presidente sa 2022. Maalab na pagbati, Professor Sison. Maalab na makabayang pagbati sa iyo, Professor Sara Raimundo, at sa lahat ng ating tagapakinig. Unang tanong, Prof. Sison, ano po ang masasabi ninyo sa pagtakbo raw ni Pangulong Duterte sa 2022 bilang Vice President? At may nauulinigan din na tatakbong presidente naman si Sara Duterte. Anong inyong opinyon sa bagay na ito? Garapal na kasakiman ng isang pamilya na kandidatong presidente at vice-presidente sina Sara Duterte at Rodrigo Duterte. Nais nilang magpanatili ng dinastiya. Dating pamantayan na sa isang partido ang nagtatambal na kandidato para sa tungkuling presidente at vice-presidente ay galing sa magkaibang rehiyon. Ang dalawang sakim na Duterte ay galing sa iisang pamilya. Pambihira talaga. Nailang pati ang mga aliado nila. Sabi nila, political incest. Hindi pa klaro kung sino-sino nga ba ang tatakbong presidente sa 2022, pero may nakapagsabi na tatakbo daw si Senator Manny Pacquiao at Manila Mayor Isko Moreno. Ano ang inyong masasabi hinggil dito, Prof. Sison? Sa tingin niyo ba may pag-asa ang mamamayan sa dalawang ito? Malalakas ang dalawang posibleng kandidato na binanggit mo, sina Manila Mayor Isko Moreno at Senator Manny Pacquiao. Malayong matitinong leader ang dalawang ito kaysa sa mga Duterte. Maasahan sila ng mga mamamayan, mas malaki rin ang following nila kung ihambing sa following ng mga Duterte. Imbento lamang ng mga bayarang poll survey firm at troll army ang umano'y matas na popularity rating ng mga Duterte. Dahil sa napakaraming krimen na gawa ni Duterte laban sa sambayanang Pilipino, konti na lang sumusunod kay Digong Duterte, itinuturing siyang traidor at bentador ng West Philippine Sea sa China, berdugo at mamatay tao, mandarambong at manggagancho. Pero kontrolado niyang COMELEC at bilangan ng boto sa halalan ng 2022. Ang International Criminal Court o ICC ay handa nang mag-imbestiga sa Pilipinas hinggil sa mga kinakaharap na kaso ng paglabag sa karapatang pantao ni Duterte. Inisnab ito ni Duterte, sinasabing hindi naman na tayo kasapi ng ICC kaya walang dapat harapin sa kanila. Ano ang inyong paliwanag sa bagay na ito, Prof. Sison? Maliwanag sa Tratado ng Roma na nagbuo ng International Criminal Court na saklaw pa rin ito ang mga krimen nagawa ni Duterte habang miyembro pa ang Pilipinas sa tratado kahit na umalis pang Pilipinas sa tratado. Isa pa,
Kahit na maging presidente ang anak niya at siya ay maging vice-presidente at haharangin nila ang warrant of arrest, pwedeng lagyan na ng ICC ng encumbrance ang mga bank account at investments ni Duterte sa abroad para managot sa mga damage claims ng mga biktima. Kung maging presidente at vice ang dalawang Duterte sa pamamagitan ng pandaraya tulad ng ginawa sa midterm elections noong 2019, tiyak na magkakagulo sa Pilipinas at mapapatalsik sila mula sa kapangyarihan tulad ni Marcos noong 1996. Kung mapipigil nila ang posibilidad na ito, lulubha ang krisis sa ekonomiya at politika ng nag-aaring sistema at lalagablab ang armadong revolusyon ng sambayanang Pilipino hanggang may bagsak ang mga Duterte. Pwede pang habulin si Duterte ng People's Court ng kilusang revolusyonaryo kung mailagan niya ang ICC at justice system ng reaksyonaryong gobyerno. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC ang nagpapatupad ng Executive Order 70. Grabe ang ginagawa nilang red tagging sa mga individual at organisasyon. Kayo, Prof. Season, ay kasama rin sa nilalagyan ng sungay ng mga ito at ikinakalat ng inyong larawan, hindi lamang sa Kamaynilaan, kundi maging sa mga probinsya. Ano po ang inyong masasabi sa kanila? Mga militarista at pasista, mga mamamatay tao at mga magnanakaw ang nasa National Task Force LCAC, silang mga tunay na terorista. Nagre-red tagging sila sa mga individual at organisasyon na pumupuna at sumasalungat sa mga krimen ng rehimeng Duterte. Pagkatapos, pinapatay at inaagawan ng ari-arian ng mga biktima ng red tagging. Antemano, bilyon-milyong piso ang pondo ng task force. Pinagnanakawan ito ni Duterte at mga general niya sa ngalan ng surveillance, intelligence, SIWAR, arrest, combat operations at pakunwaring community development. Walang auditing. Yung red tagging at murder operations ng task force ay para takutin ang masa, kontrolin ang takbo at resulta ng halalang 2022 at mangurakot ng pondo ng bayan. Marami po ang nananawagan na buwagin na ang NTF-LCAC at ibaling na lamang ang bilyong-bilyong pondo nito sa ayuda sa mamamayan. Sa kasalukuyan, Prof. Season, ay lugmok pa rin sa kahirapan ang marami nating kababayan. Marami ang walang trabaho, nawala ng trabaho, nabawasan ng kita at nabaon sa utang. Anong inyong paliwanag sa bagay na ito, Prof. Season? Dapat na buwagin ang NTF, LCAC, at ibaling ang bilyon-bilyong pondo nito sa ayuda sa mamamayan. Makatarungan na gamitin ang pondong ito para makaahon ang marami nating kababayan mula sa kahirapan na bunga ng krisis ekonomiya at pandemya. Lantad ang katotohanan na marami ang walang trabaho, nawalan ng trabaho, nabawasan ang kita, nabaon sa utang at hindi makaagapay sa impresyon o pagtas ng presyo ng mga batayang pangangailangan sa pagkain at iba pa. Sukdulang lumala at lumaganap ang kahirapan sa Pilipinas dahil sa patakarang neoliberal, korupsyon, militarisasyon at pagiging pabaya ni Duterte sa pandemya. Malapit na ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Duterte. Ito na po ang huling taon ng kanyang administrasyon. Sa limang taong nakalipas, may ilang natutuwa sa kanyang pamumuno pero mas marami ang nagagalit at humihingi ng hustisya sa maraming paglabag sa karapatang pantao, kawalan at kapos na ayuda sa panahon ng pandemya, kawalan ng subsidyo para sa mga magsasaka, kawalan ng hanap buhay sa maraming kababayan, at marami pang kawalan. Ano ang inyong masasabi sa nakalipas na limang taon ni Duterte, Prof. Season?
Sa pagiging presidente, maraming malalaking krimen na ginawa ni Duterte bilang traidor, tirano, mamamatay tao, mandarambong at manggagantso. Traidor siya at puppet ng dalawang imperialistang kapangyarihan. Hinahayaan niya ang US sa pagiging dominante pa rin sa ekonomiya, politika, militar at kultura sa Pilipinas dahil nagbibigay ng armas na panupil sa mga mamamayan. Bentador siya ng West Philippine Sea sa China at kasabwat siya ng mga kriminal na Chinong sindikato sa pagpuslit at pagkalat ng illegal na droga. Nagkunwari si Duterte na laban siya sa illegal drugs at nag-utos sa pagpaslang ng higit sa 33,000 drug suspects. Pero ginawa niya itong paraan para maging supremo ng mga drug lord, kumita ng malaki, manakot sa publiko at gawing kriminal, corrupt at pribadong utusan ang mga pulis. Nagkunwa rin siyang kaliwa at sosyalista at nangakong palayain ang lahat ng bilanggong politikal magkaroon ng seryosong peace negotiations at sumunod sa people's agenda. Pero hindi nagtagal, lumitaw ang pakana niyang sirain ang peace negotiations para magpataw ng terorismo ng Estado sa sambayan ng Pilipino at magpanatili ng sarili sa kapangyarihan. Pananagutan ni Duterte ang pagpaslang ng maraming tao sa ngalan ng umano'y counterinsurgency o kontrarebolusyon. Isa pang dahilan kung bakit sinira ni Duterte ang peace negotiations. Marahas na tutol siya sa tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Nang malapit ng malubos ang burador ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, nagpahiwatig na ayaw na niyang matuloy ang peace negotiations. Pusakal na burokrata kapitalista si Duterte at aso siya talaga ng mga imperialista, malalaking komprador at asendero. Nangako si Duterte na puksain ang korupsyon sa gobyerno. Lumitaw na siya pala ang pinakagarapal na mandarambong sa pundo ng bayan at pinalaya pa niya ang mga aliado niyang mandarambong tulad nila Gloria Macapagal-Arroyo, mga Marcos, mga Estrada, Enrile, Revilla at iba pa, at pinawalang saysay ang mga kaso laban sa kanila. Mga kasuklak-suklam na mga burokrata kapitalista sila lahat. Nangako ng subsidyo sa mga magsasaka, hindi niya tinupad ito at hinahayaan niyang binabarat ng mga komersyante ang lokal na produkto sa agrikultura at pinaluwagan niya ang pagangkat ng bigas at asukal. Sinira ni Duterte ang kasarinlan ng Pilipinas sa pagkain. Nangako na itigil niya ang ENDO, hindi niya tinupad ito. Pinipigil pa niya ang pagtaas ng minimum wage samantalang walang tigil ang pagtaas ng presyo ng mga batayang kalakal dahil sa train law at malaking pagbagsak ng ekonomiya sa nakaraang 2 taon. Dahil sa inflasyon at bangkarote ng gobyerno, muhing-muhi ang mga mamamayan kay Digong Duterte. Hinayaan ni Duterte na kumalat ng COVID-19 sa Pilipinas sa palagay na kikita siya sa mga Chinese casino at sa kalahating milyon o 500,000 na Chinese tourist. Pagkatapos nangako ng mass testing, libreng panggagamot at ayuda sa mga tao, hindi tinupad ang pangako at ibinulsa niya ang bilyon-bilyon na inilaan para sa ayuda at pagbili ng bakuna at personal protection equipment para sa mga frontliner. Dati nang pinalulundag ni Duterte ang utang ng Pilipinas dahil sa korupsyon at military overspending. Sabi pa niyang hindi mapigil ang korupsyon at pinagmamalaki pa na pinalalamon niya ng perang mga general. Palaki ng palaki ang deficit sa budget ng gobyerno at sa foreign trade. Magmula 2016, pinalundag ni Duterte ang utang ng Pilipinas
mula 5.9 trillion pesos hanggang 10.9 trillion pesos. Sa huling taon, lundag niya ng 2 trillion pesos ang utang sa ngalan ng pandemya. Pananagutan ni Duterte ang malubhang krisis ngayon ng nag-aaring sistema sa ekonomiya at sa politika. Makapalpang mukha niyang tumindig na magiging tunay na kapangyarihan sa likuran ni Sara bilang puppet niya. Parang hindi niya alam na sa susunod na taon, lalong lulubha pa ang krisis at lalong babalikwas ang masang Pilipino. Meron po ba kayong gustong iwan sa ating mga tagapakinig, Prof. Season? Dapat ilantad at kondenahin ang mga krimen ni Duterte. Dapat tayong magalit sa mga krimen na ito at sa tiyak na gagawin niyang pandaraya sa darating na eleksyon para manatili sa kapangyarihan at mahadlangan ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Gawin ng sambayan ng Pilipino at mga makabayan at demokratikong puwersa ang lahat na magagawa para labanan at gapin ang lahat ng pakana at kilos ng pangkating Duterte para manlinlang at manakot sa masa at manatili sa kapangyarihan. Pag-isipan na rin kung ano ang dapat nating gawin sa 2022 at sa 6 na taon na susunod sa halalan para sa pagsusulong ng pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Maraming salamat at paalam sa inyo, Professor Sara Raimundo, at sa lahat ng ating tagapakinig. Maraming salamat, Prof. Season, para sa malaman at komprehensibong pagtalakay sa mga kasalanan sa mamamayan ni Duterte sa nakalipas na 5 taon. Nilinaw ni Prof. Season na walang silbi ang pagtakbo ni Duterte, gayon din ang kanyang anak na si Sara Duterte, kundi ang matakasan ang mga kaso at krimen na patuloy na namemeruwisyo sa mamamayan. Kaalinsabay ng pagnanais ng mga Duterte na paghariin ang impunity o ang kawalan ng pananagutan at kaparusahan para sa mga makapangyarihang gumagawa ng krimen laban sa mamamayan ay ang patuloy na pagkamal ng kita sa posisyon sa gobyerno. Sino mang kumalaban sa kapangyarihan ni Duterte ay nararapat lamang na tahasang kondinahin at umagapay sa malawak na kilusan ng mamamayan na nagsasabing wakasan na ang tiranya sa bansa. Parusahan ng presidenteng kapituko sa kapangyarihan. Muling sumasa inyo, ito po si Sara Raimundo, guro ng Universidad ng Pilipinas at aktivista ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Tandaan po natin, ang pagpili ng makamamamayan at makabayang mga kandidato na matapang natutunggali sa tiraniya ay nararapat lang na sabayan ng bawat mamamayan ng pakikipagkaisa sa pagbubuo at pagpapalakas ng malawak na kilusang masa na nagsasabing, Duterte, wakasan na!